they're the member of the Zambales. Pero dahil sa mga miyembro natin na taga rito sa Zambales, we have the interpretation. Kaya nagkaroon po tayo ng pagsasali na salita. Today, message is the very, very important. Ngayon, ang mensahe na mapapakinggan natin ay napaka-importante. You listen, your mindset. Ituon natin yung ating pag-iisip ngayon. Through all everything. Itapon natin ng lahat. Then, even though you already listen or not, kahit na narinig nyo na o hindi pa, you throw all the prejudice. Tanggalin natin yung ating pagpipili. Just make the blank paper. Gawin natin na parang blanco na papel. And then, let's try to listen this to the word of God. At subukan natin pakinggan ang salita ng Diyos. Totoo o hindi? Totoo o hindi? If natutuo. Kung hindi ito totoo, don't believe. Huwag kayo maniwala. If ito totoo, kung ito'y totoo, we must spend our life. Kailangan natin itayo yung buhay natin. Amen? Amen. So, I want all of our the young people here, nais ni Pastor Lee, yung ating mga kabataan na nandirito, to listen very well. Makinig kayo ng mabuti. If you listen this the message very well, pag narinig niyo po ng mensahe na mabuti, it will be the time or it will be chance to change your the spiritual status. Ito yung oras o pagkakataon na mabago ang inyong spiritual na kalagayan. You know, we spent the 4 hours to reach to the Zambales. Alam niyo po, tayo ay nag laan ng 4 na oras papunta sa Zambales. You paid the 500 pesos bawat isa. At nagbayad kayo ng tigli 500 bawat isa sa inyo. Not small money. Hindi yun manit lang na pera. Janine, you come here. Janine, pumunta ka dito. Diba? Why you are here? Bakit ka nandito? Not to the outing. Hindi dahil sa outing. You must bet your life. Kailangan mo itaya yung buhay mo rito. So I want all of our the young people, even adult members, even Zambales members, to focus on to listen. Nice ni Pastor Lee, mga kabataan at ang ating mga adult na membro at mga membro dito sa SIL, Zambales, itaya yung buhay natin dito sa ating seminar. The before I start to distill the message, I'll give the something the purpose of our the seminar. Bago magsimula si Pastor Lee sa ating seminar, ibibigay muna ni Pastor Lee kung ano yung layunin ng ating seminar na ito. You know, today, through the distal seminar, we will arrange systematically what is gospel. Sa pamamagitan ng ating seminar, pag-aayos-ayusin ni Pastor Lee kung ano ang ibig sabihin ng magandang balita. Also, we will check it is the totoo or not. At tiyakin din natin kung ito'y totoo o hindi. Through the Old Testament, New Testament, and church history. Sa pamamagitan ng lumang tipan at bagong tipan at istorya ng nakaraan. There is still some member already let it to sleep. Mayroon ng membro tayo na handa ng matulog. Michael, stand up. Tumayo ka, Brother Michael. So that, stand up, stand up. Tumayo ka lang, tumayo ka. Stand up, and then just wake up yourself. At gisingin mo yung sarili mo. Don't sit there. Come here. Dito ka sa harap daw, Brother Michael. Para hindi ka antutin. Obedience is the better than sacrifice. Come here, bring your chair. Sumunod ka kay Pastor Lee dahil ito ang... Because this one is the last chance for your life. Kasi ito na yung huli mong pagkakataon sa buhay mo. After the today, after the tapos ng this the seminar, while you are going home? Halimbawa, kung pagkatapos itong ating seminar, at ano na mangyayari sa buhay after mo? After the metal car accident. Kung ikaw ay naka... kung aksidente. And then you have something broken your the leg. At biglang na lang nasagasan at yung paa mo ay na putol. Oh, will nakali. Anong gagawin mo? That's how you bet your life. Kaya itaya mo yung buhay mo ngayon. Don't sleep. Huwag kang matulog. Very important. Importante ito. And today, if you sleep, I will call your name. At ngayon, kung kayo ay matutulog, tatawagin ni Pastor Lee ang pangalan niyo. Even Zambales members too. Kahit na ang mga membro sa Zambales. Because this seminar is not very important. Kasi ito ating seminar ay napaka-importante. Huh? Ay, ano ba yan? we will check this the gospel is the totoo or not through the Bible. Suriin natin itong Biblia mula sa Old Testament at New Testament kung ito ba ay totoo hindi. Through the history of the church. Sa pamamagitan ng istorya ng simbahan. Through the Philippine history. Sa pamamagitan ng istorya ng Pilipinas. And then we will know that. At doon natin malalaman. After that, we will see before my salvation, how was my life. Pagkatapos nun, titignan natin kung
Bago ang ating kaligtasan, ano yung buhay natin? After the salvation, how I change it? Pagkatapos ng kaligtasan, ano naman yung buhay nating nabago? Then, how can we live? Ngayon, paano tayo mamumuhay? That is the content of the our seminar. Ito yung nilalaman ng ating pagsiseminar. That's why if you listen this to the message very well. Kaya naman, kung nakinig kayo ng mabuti ang ating seminar, your life will be changed. Yung buhay nyo, mababago. I want all of you to have something spiritual greed now. Nice ni Pastor Lee na kayo mismo magkaroon ng spirito na pagkagham. Don't be ready to sleep. Huwag kayong maging handa para matulog. Don't be deceived by Satan. Huwag kayong malilinlang kay Satanas. Today, God will change your life. Ngayon, babaguhin ng Diyos ang buhay nyo. If you bet your life today, kung itataya ninyo ang buhay ninyo ngayon, the life will be changed. Yung buhay natin ngayon, mababago. No matter how was your life before. Hindi mahalaga kung ano yung buhay niyo dati. But today, since today is the very important. Pero ngayon, mula ngayon, ang pinaka-importante. You know, before you live as the poor, noon, nabubuhay kayo na isang mahirap, you have a lot of something emotional wounds, marami kayong mga inanakit sa inyong mga puso, even though you have the long-time Christian's life, kahit na ang haba-haba ng buhay niyo pagiging sa Kristiyano, but just start now Christian's life, pero mula ngayon, magsimula kayo muli sa inyong buhay Kristiyano, no matter. Kaya hindi mahalaga. But just open your world of spirits. Pero buksan ninyo ang inyong mga espiritu. And then let us listen this to the gospel. At makinig tayo ng magandang balita. Amen? Amen. Okay, let's go our the lesson. Tayo na dumako sa ating pag-aaral. The contents and stream of the gospel. Ang nilalaman at yung paano dumaloy ang magandang balita? Matthew chapter 16, 13-20. Ito'y mababasa sa ating talata sa Matthew chapter 16, 13-20. Diba, Matthew chapter 16, 13-20 tell us what is the totoong gospel. Diba sinabi doon sa talata ng Matthew 16, 13-20 na sinasabi doon kung ano ang magandang balita? If you are really belongs to the Lord. Kung talagang kayo ay galing sa Diyos, mula sa Diyos. Very well. Maintindihan ninyo na mabuti. Amen. But after that, you are covered by Satan. Ngunit kung kayo ay tinatakpan ni Satanas, difficult to understand. Mahirapan kayo maintindihan. You are out of mind. Kayo ay ang isip nyo ay wala rito. That's why you must focus on today. Amen. Kaya ngayon, kayo ay tumungon. You know, contents of the gospel. Una, malaman natin kung anong nilalaman ng mabuting balita. What is the contents of the gospel? Ano itong nilalaman ng mabuting balita? We must know gospel. Dapat nating alam ang mabuting balita. What is the gospel? Ano ang mabuting balita? Gospel is the good news. Ang magandang balita ay ang mabuting balita. What is the good news? Ano ngayon yung magandang mabuting balita? Good news is that Jesus is the Christ. Ang mabuting balita ay si Jesus ang Kristo. Then, how do we know this is the gospel in the Bible? Paano natin malalaman na ang mabuting balita ay sa Bible? Acts chapter 5 verse 42 says. Malalaman natin sa Gawa kabanata 5 versikulo 42. You know, day by day and house to house and then temple courts, they never stop preaching and the proclaim the good news that Jesus is the Christ. Sabi doon na araw-araw sa templo, nagbabahay-bahay silang pinapangaral ang magandang balita na ang si Jesus ay Kristo. Bible said, what is the good news? Sabi ng Biblia, ano ang magandang balita? Good news is that Jesus is the Christ. Ang magandang balita ay si Jesus ay ang Kristo. This the idea that comes from me. Itong idea nito hindi galing sa pastuli. Bible tell us. Ito yung sinabi mismo sa Biblia. That's why we clearly understand what is the gospel. Kaya maliwanag ba na naintindihan natin ang magandang balita? Not church. Hindi ito simbahan. Not emotion. Hindi ito yung pagdiglos. Then Jesus patay under the cross. No, this one not. Yung si Jesus namatay sa cross, hindi yung ganun. What is the very clear about the gospel? Ano yung maliwanag na sinasabi ng magandang balita? Gospel is good news. Ang magandang balita ay ang mabuting balita. What is the good news? Ano itong mabuting balita? Good news is that Jesus is the Christ. Ang mabuting balita ay si Jesus ang Kristo. According to the Romans chapter 1 verse 2 hanggang 4. Ayon sa Roma kabanata 1 versikulo 2-4. Bible clearly says. Sinabi mismo ng Biblia.
What is the gospel? Ano itong magandang balita? Gospel is the our Lord Jesus Christ. Ang magandang balita ay walang iba kundi si Jesus Kristo. Then we must know what is the reason why Jesus must be Christ. Ngayon, kailangan nating malaman kung ano ang dahilan bakit si Jesus Kristo. Why Jesus must be Christ? Bakit si Jesus ay Kristo? Di ba? Gospel is the good news. Good news is that Jesus is the Christ. Diba? Magandang balita. Ang magandang balita ay mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Jesus ay Kristo. Then, why Jesus must be Christ? Ngayon, bakit si Jesus ay Kristo? What does it mean, Christ? Anong ibig sabihin ng Kristo? Christ is the position. Yung Kristo, ito yung kanyang posisyon. Jesus is the pangalan. Yung kanyang Jesus ay ang pangalan. Bongbong Marcos is the president of the Philippines. Si Bongbong Marcos ay ang pangulo ng ating bansang Pilipinas. This why this the presidente is the what position? Itong kanyang pangiging pangulo ay ang kanyang posisyon. Then, why Jesus must be Christ? Bakit itong si Jesus ay dapat lang maging Kristo? You know why? Because of the fundamental problem. Alam niyo kung bakit? Dahil sa ating pangunahing problema. Then, what is the fundamental problem? Ngayon, ano ang pangunahing problema? You know, we must know the original people. Dapat malaman natin kung ano ang pag-orina na tao. According to the Bible, Genesis chapter 1 verse 27. Ayon sa Biblia, sa sinabi sa Genesis chapter 1 verse 27, God created the people by His own image. Nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya. Then, what does it mean? Ano ang ibig sabihin nito? You know, God created the people to live with Alam God. Nyo, nilikha ng Diyos ang tao, mamuhay kasama ng Diyos. How God was with the people? Paano ang tao namuhay na kasama ng Diyos? According to the Genesis chapter 2 verse 7. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 7. God was with us by His own Spirit. Ang Diyos kasama natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. According to the Genesis chapter 2 verse 18. Ayon sa sinabi sa Genesis chapter 2 verse 18. God is with you sa pamamagitan ng Espiritu. Kapag ang Diyos kasama mo sa pamamagitan ng Espiritu. What happened? Ano mangyayari? All blessings will come. Lahat ng pagpapala ay darating sa iyo. That's why, if we want to be successful, kaya naman, kung gusto mo maging matagumpay, if we want to be rich, kung gusto mo maging mayaman, if we want to be taban, kung gusto mo maging una, if we want to successful of your life, kung gusto mo maging matagumpay ang buhay mo, what should we have to do? Ano ang dapat mong gawin? Spirit of God must be with you. Ang Espiritu dapat ng Diyos ay kasama mo. If God is not with you, kung ang Diyos ay di mo kasama, hindi pwede. Very mahirap. Napakahirap. Why? Bakit? You must be the one to be success. Kasi ikaw ang gagawa para magtagumpay. You must try your the best to be success. Gawin mo dapat yung makakaya mo para ikaw magtagumpay. What Bible tell to us? Pero ano ang sabi ng Biblia sa atin? Don't sleep, Darren. Huwag ka matulog, Darren. Why sleep? Stand up. Tumayo. Today, very important, I'm speaking. Ngayon, napaka-importante, kaya huwag tayo man to. Konte, avoid, because pa cannot see. Konte daw, pagilid. Light is not a very important word speaking now. Ngayon, tulad ng napaka-importante salita ngayon, sleep, maantok ka. Very big problem now. Napakalaking problema mo sa'yo. Open yourself. Buksan niyo ang inyong sarili. You know, Satan will capture you today. Alam nyo, si Satanas, bibihagin kayo ngayon. Why? Bakit? You know, last night, I didn't sleep. Nung kagabi, si Pastor Lee hindi nakatulog. Why? Bakit? Because of the today. Dahil ngayon, I prayed a lot. Nanalangin na mabuti si Pastor Lee. God will work. Ang Diyos ay gagawa. But, when God worked, sino also worked? Ngayon, kung ang Diyos ay gagawa, sino naman ang gagawa? Word? Si Satanas din. That's why you must open your eyes. Kaya buksan ninyo ang iyong mga mata. Don't be deceived by Satan. Huwag kayong magpapalin lang kay Satanas. You know, if you want to be successful, alam nyo ba, kung gusto nyo maging matagumpay, God must be with you. Kailangan maging kasama nyo ang Diyos. We call it is fundamental being of human. Ang tawag dito ay ang pangunahing paglikha ng Diyos sa tao. Mayroong problem. Pero mayroong problema doon. Saan? Saan? This is the fundamental being of human. Dito sa pangunahing pagkalikha ng tao. Huh? That's why, you know what happened? Because of the fundamental problem, meron the result. Kaya naman po, sa pangunahing problema, ano ang lumabas? Mga resulta.
If you have the this sort of fundamental problem, kung kayo po ay mayroong ganitong pangunahing problema, these kinds of the result will come to you. Itong mga resulta ay darating sa inyo. Anong resulta? Anong uri ng resulta? Ano, mental problem is that coming. Yung pagkasira ng ating pag-isip. According to the John chapter 13 verse 2, ayon sa sinabi sa John chapter 13 verse 2, Satan will capture your heart and mind. Itong si Satanas ay biniyag niya ang inyong isip at puso. That's why worry is not the coming. Kaya naman pag-alala yung dumating. Anger is not the coming. Galit ay dumating. Anxiety coming. Pagkabalisa dumating. Afraid is not the coming. Takot ay dumating. And negative is not the coming. At saka yung negative dumating. Depression. Yung depression. Insomnia. Yung di pagkatulog. Panic disorder. Yung pagkabalisa alala. All kinds of the mental problem will come. Yung lahat ng uri ng problema sa pag-iisip darating sa'yo. It's not your problem. Hindi ito yung problema mo. But, you know, sino ang given? Pero, sino ang nagbibigay? Satan intervene. Si Satanas yung nangiimaso. You cannot solve that, why? Hindi mo malulutas kaya naman. Even though you take the medicine. Kahit naminom ka ng stables. You cannot be free. Hindi ka makakalaya roon. Why? Bakit? This one is the result only. Kasi ito lamang ay lumabas na resulta. When you have the depression. Kapag ikaw ay nadidepresyon. If you take the medicine. At uminom ka ng gamot. Effective or not effective? Effective ba o hindi? Ah, effective. Siyempre, effective. If the wala nang effective. Kung hindi, alimbawa, itibo. Oh, this the medicine company will be destroyed. Itong kumpanya ng gamot, sila ay magsasarado. When you take the medicine. Kapag ikaw uminom ng gamot. Effective. Epekto. But, one day only. Pero, isang araw lang. After the one day. Pagkatapos ng isang araw. Wala nang effective. Wala na yung bisa. You know, there is the professional. Alam nyo, meron ditong profesional. Nerisha is the pharmacy. Si Nere, the major is the pharmacy. Si Sister Nerisha, ang kanyang profesional ay isang pharmacia. You will graduate this year, di ba? Di ba, magtatapos ka na nitong taon nito? If you have something sickness, you can consult with the major. Kung meron kayong nararamdamang sakit, pwede kayo magkipagkonsulta kay Sister Nerisha. Parang siya is the doctor. Parang siya ay doktora. Ay, Darren, consult with her. Ngayon ka may sakit, Brother Darren, mag-consult ka. Anong medicine? Not to I cannot concentrate on the message. Anong gamot? Para sa sakit na hindi makapag-concentrate. Michael, you consult with her, Nerisha. Kaya Brother Michael, mag-consult ka kay Sister Nerisha. Anong medicine? I cannot sleep. Ano yung gamot na hindi ako dapat antukin? You know, all lahat ng tao sa mundo, they have the mental problem. Alam nyo ba, na lahat ng mga tao sa mundong ito, meron silang problema sa pag-isip. But it's not your problem. Pero hindi ito yung problema mo. Then why you thinking about, oh, nanay, and then all the family, they hated me. Bakit nag-iisip na, oh, si nanay ko, tatay ko, ayaw nila ako. Then, really, your family hated you? Talaga nga bang ayaw ka ng mga mahal mo? Wala na. Hindi naman. But why you thinking about life? Pero bakit iniisip mo ng ganito? Satan capture. Kasi si Satanas yung nagbiyag sa iyong isip. This one is your the problem? Ito ba yung problema mo? No, result only. Hindi, kailangan yung result. Result only. Result lang. Why? Because of the fundamental problem. Bakit? Dahil sa pangunahing problema. You know, you have the physical problem is the coming up. Alam nyo, mayroon din tayong uri ng problema. Ano ito? Physical na problem. What is the physical problem? Ano itong physical na problema? Financial problems come. Gaya ng walang pera, dumating. Family problems come. Problema sa pamilya, dumating. Then why wife? Meron there another boy. Bakit ang asawa mong babae, meron siyang ibang lalaki? Then why husband? Meron there another girl. Bakit ang asawa mong lalaki, may iba siyang babae? Why my father and mother, they fight each one another? Bakit ang aking nanay at tatay, nag-awal silang dalawa? Why they break up their relationship? Bakit sila naghiwalay kanilang relasyon? You know, it's not your problem. Alam nyo, hindi ito yung inyong problema. Not because of your mother and father. Hindi dahil sa inyong nanay at tatay. Result only. Result talaga ito. Why your father meron the bankrupt of the business? Bakit ang inyong tatay ay nalugi siya sa kanyang negosyo? Ah, because my husband, my papa is the very lazy. Kasi ang tatay ko tamad. No. Hindi. That is the result talaga. Ito lang yung naging resulta sa kanya. Even though your father diligent. Kahit na ang inyong tatay ay masipag. Bankrupt? Mababankrupt pa rin siya at malulugi. Why? Bakit? That is the result. Kasi yun yung kanyang resulta. Don't condemn your father and mother. Huwag niyong sisisin ang inyong nanay at tatay. Then don't condemn your children. Huwag niyo rin sisisin ang inyong mga anak. That is the result of the fundamental problem. Yan lamang yung lumabas na resulta dahil sa pangunahing problema. A lot of the sickness is the coming up. Marami rin mga sakit ang dumating. You try to, you are the best to under the money. Sinusubukan mo ang kaya mo para kumita ng malaking pera. You became rich. Ngayon, ikaw naging mayaman. But
when you go to the hospital. Pero nung ikaw ay napunta sa ospital, doctor said, ang sabi ng doktor, I'm sorry to tell you, patawarin mo ako sa aking sasabihin, you have the cancer. Mayroon kang cancer. You have the life only 6 months. Mayroon ka lang buhay na 6 na buwan. Then, you need the money? Ngayon, kailangan mo ng pera? This the money is the very important for you? Itong pera ba sa'yo ay napaka-importante? After the 6 months, you're gonna be dying. Pagkatapos ng 6 na buwan, mamamatay ka na. Then why this the sickness is the coming? Bakit ngayon, ang sakit na ito ay pumunta sa'yo? You try to your the best to get through this the sickness? O ba ay sinubukan mo para magkaroon ka ng ganitong sakit? Result. Hindi, ito lang ay naging resulta sa'yo. 19 yan, di ba? You know, what kinds of the something accident, incident is the coming of your life? Alam nyo ba, anumang uri ng mga aksidente o pangyayari sa inyong mga buhay? That is the something destiny. Ito ay yung tinatawag na kapalaran. Then why? Bakit? Because you are already captured by Satan. Kasi kayo na ay bihag na ni Satanas. Why? Bakit? Because of the fundamental problem. Dahil sa pangunahing problema. That's why you must understand, that is the result lang. Kaya dapat intindihan nyo ng mabuti, lahat lang ito ay resulta. What is the my real problem? Ano ang totoong problema? My real problem is the fundamental problem. Ang tunay kong problema ay yung pangunahing kong problema. Originally, God created you to live with God. Ang nilikha ng Diyos na mamuhay kasama mo ang Diyos. But since you are born, pero mula pa nung ikaw ay panganak, you are already being separated. Ikaw na ay napahiwalay sa Diyos. That's why you became sinner. Kaya naman ikaw ay tinawag na makasalanan. That's why you are captured by Satan. At dahil doon ikaw ay biniyag ni Satanas. When do we wake up? Brother, doon. Another, when do we come? Iba ulit. Ni Miguel. That's why, because of the fundamental problem, a lot of the result is the coming up. Kaya naman dahil sa pangunahing problema, maraming mga resulta ang dumating sa atin. Whatever you experience now. Ano man yung nararanasan nyo ngayon. In your family. Sa inyong pamilya man. In your trabaho. Sa inyong mang trabaho. In your study. Sa inyong pag-aaral. In the relationship. Sa inyong mang relasyon. In the world. Sa mundo. That is the result only. Ito lamang ay mga resulta. What is the real problem? Ano ba talaga ang tunay nating problema? Pangunahing problema. Yung pangunahing problema. Do you understand? Naintindihan nyo na ba ngayon? Okay, then what is the reason why we have to believe that Jesus Christ? Ngayon, ano yung dahilan? Bakit kailangan nating maniwala kay Jesus Christ? Why do we have to believe that Jesus Christ? Ngayon, bakit kailangan nating maniwala kay Jesus Christ? Then when we go to the church, pag tayo ay nagsimba, pastor say, believe that Jesus Christ. Pastor sinasabi, maniwala kay Jesus Christ. Why do we have to believe that Jesus Christ? Then bakit tayo naniniwala kay Jesus Christ? Merong Mama Mary. Di ba meron naman si Mama Mary? Merong Buddha. Meron naman si Buddha. Merong Allah. Meron naman si Allah. Merong maraming God. Meron namang iba't ibang mga Diyos. Then why we have to believe only Jesus Christ? Then bakit ngayon kailangan lang maniwala tayo kay Jesus Christ? You know why? Alam niyo ba kung bakit? Because of fundamental problem. Dahil sa ating pangunahing problema. I already explained that fundamental problem. Naipaliwanag na ni Pastor Lipa yung pangunahing problema. Because of the fundamental problem, a lot of the result is that coming up. Dahil sa pangunahing mga problema, ang lahat ng resulta dumating sa atin. Whatever you experience in your life now, that is the result only. Ano man yung naranasan yung mga problema, ito ay resulta lamang. What is our the real problema? Ano ba talaga yung tunay nating problema? Fundamental problema. Yung pangunahing problema natin. That is the reason we must believe in only Jesus Christ. Ito lamang ang tanging dahilan kung bakit naniniwala tayo kay Jesus Christ. Lazy. Bakit ka tamad? Not ikaw. Hindi ikaw. You are captured by Satan. Dahil ikaw ay bihag ni Satanas. You are the life captured by Satan. Yung buhay mo bihag ni Satanas. Satan made you lazy. Si Satanas ang may gawa para maging tamad ka. Then, ano yan? That is the result of the fundamental problem. Ngayon, anong tawag dyan? Yan lamang yung resulta ng pangunahing mong problema. Why you become deep? Bakit ikaw magnanakaw? Why steal the money? Bakit ka nanguhan ng ibang pera? Why you're doing parent to the drug addiction? Bakit ikaw ay nahulog sa pagpalulong ng parent to the addiction to liquor? Bakit ikaw ay nahulog sa pagkalulong sa pag-alak? Pag-inom ng alak? Result only. Kasi yan lang ay lumabas na resulta. That is the reason we have to believe only Jesus Christ. Kaya ito ang dahilan bakit kailangan nating maniwala kay Jesus Christ. Why we have to believe only Jesus Christ? Bakit kailangan lamang nating maniwala kay Jesus Christ?
Because of the spiritual problem. Dahil sa spiritual na problema. What is the spiritual problem? Ano itong ibig sabihin ng spiritual na problema? Intervene by Satan. Amen. Ito ay yung pangingimasok ni Satanas. Satan intervene to your heart and mind. Si Satanas yung nangingimasok sa inyong isip at puso. Keep the distal, the mental problem. Sa yung magagawa sa ating isip. Why worry? Bakit ka nag-alala? Why you have the hateness? Bakit ikaw ay nagagalit? Hindi ikaw. Hindi ikaw. Why gasping in the dapa? Bakit ka nang nagsasalita ng hindi magandang salita? Hindi ikaw. Hindi ikaw yun. Snoop. Sino yan? Satan capture your heart and mind. Si Satanas ang may biyag ng isip at puso. Then whom do you need? Ngayon, sinong kailangan mo? You need only Jesus Christ. Kailangan mo lang walang iba't si Jesus Kristo. Can you win Satan? Kaya mo bang lumabat kay Satanas? Why? Bakit? Satan is spiritual being. Si Satanas ay spiritual na nilalang. What about Alex? You have the physical body. Diba? Brother Alex, mayroon kang physical na katawan? Alex, very pugil. Si Brother Alex, napaka-pugil. That's why Nerissa loves him. Kaya naman, si Sister Nerissa na in love sa kanya. If they're the pangit. Pagkapangit si Brother Alex. Ayaw na. Simpre, Sister Nerissa ayaw niya. Anyway, that is the physical body. Sa totoo, yan yung tinatawag ng physical na katawan. But, what about this the Satan? Pero, sino naman itong si Satanas? Satan is the spiritual being. Itong si Satanas ay isa siyang spiritual na nilalang. Spirit you cannot catch. Ang spirito hindi mo mahawakan. Spirit you cannot see. Ang spirito hindi mo makikita. Spirit you cannot smell. Ang spirito hindi mo maaamoy. Meaning to say, you cannot fight with the Satan. Ibig sabihin ito, hindi mo kayang makipaglaban kay Satanas. What is the reason why you have to believe only Jesus Christ? Ano ang dahilan? Bakit kailangan mong maniwala kay Jesus Kristo? Because of the spiritual problem. Dahil sa spiritual na problema. Satan intervene in your isip, in your heart. Si Satanas nangingimasok sa iyong isip at iyong puso. Satan intervene your the life and physical body. Si Satanas yung nangingimasok sa iyong buhay at ang iyong katawan. Why continually Michael is not sleeping? Bakit si Brother Michael ay tuloy-tuloy na nanto? Satan intervene. Satanas nangingimasok. Satan capture her. Si Satanas ay biyag siya. That's why he's sleeping. Kaya naman inaantok siya. Satan said, "Kay anak, sleeping na." Bini Satanas, "Sige anak, matulog ka lang." You know, when I call his name, he gonna be shame? Ngayon, kung tatawagin ni Pastoli ang pangalan ni Brother Michael, siya mahiya? Balikta. Then why is Satan catching him? Bakit si Satanas ay hawak siya? Because he's still the very, very important. Dahil si Brother Michael ay napaka-importante niya. Yeah, honestly, I will told. The last 2 years, God tell me some things. Ang totoo, si Pastor Lee, may narinig siyang boses ng Diyos sa kanya. You know, I want to talk to with you later. Gusto ni Pastor Lee, kausapin ka mamaya. God told me something about you. May sinabi ng Diyos kay Pastor Lee para sa'yo. That's why I want to open Bible study with you. Kaya naman, si Pastor Lee gusto niyang magbukas ng Bible study sa iyo, Brother Mike. Not open. Not open to the others. Hindi ito bukas sa lahat, siya lang. God tell me. Yun ang sabi ng Diyos sa kanya. You open Bible study with the Mike. Sabi ng Diyos kay Pastor Lee, magbukas ka ng Bible study kay Michael. God told me. Sinabi ng Diyos kay Pastor. He's still the very, very important. Si Brother Michael ay napaka-importante niya. That's why Satan attack. Kaya naman si Satanas, ina-attack siya. Difficult to come here. Napakahirap ni Brother Michael pumunta rin. Her mom sent the money. Ang kanyang nanay, pinadalan siya ng pera. But he must pay later. Pero dapat magbayad ka pagkatapos nito. But why come? Pero bakit siya pumunta? You know, he want to get rid of some answer. Kasi gusto ni Michael makatanggap siya ng sagot. If we really understand this the gospel. Kapag ito ay naiintindihan mo ang magandang balita, Brother Michael. He will be very, very effective disciple. Ikaw ay magiging napaka-epektibong alagad o disipulo. That's why Satan captured him. Kaya naman si Satanas ay binibihag siya. Satan come to him. Si Satanas ay lumalapit sa Satan covered him. Si Satanas ay tinatakpan niya. Not to listen to the salita ng Diyos. Na hindi makapakinig ng salita ng Diyos. That's why even though you are ashamed, I call your name. Kaya kahit na maiiyak ka, tatawagin ka ni Pastor Lim. Record him. Nakarecord pa. That's why all members know ang Michael Slim na. Kaya lahat intensive seminar. Kaya lahat ng mga membro natin ay sasabi nila, si Brother Michael, natutulong siya sa seminar. Darren Slim na. Si Darren natutok din. Your father knew. Ang iyong tatay malalaman. I will send this the message direct to your father. Ipapadala ni Pastor Lee ang mensahe nito direkta kay tatay mo, papa. But Nerissa listening well. Pero si Sister Nerissa nakikinig na mabuti. You know why?
Alam niyo kung bakit? Because both of them, they are very important. Kasi parehas silang dalawa, napaka-importanting tao. You know, I love them so much. Alam niyo, mahal na mali, pastor, silang dalawa. That's why I want them to listen this to the message. Kaya naman gusto ni pastor, makinig sila na mabuti ng mensahe. What is the reason why we have to believe only Jesus Christ? Ano ang dahilan bakit kailangan natin maniwala kay Jesus Kristo? Because of the spiritual problem which intervened by Satan. Dahil sa spiritual na problema na pangingimasok ni Satanas. Whatever you encounter problems and difficulties, ano man yung naranasan niyo mga problema at kahirapan, it's happened already in the spiritual world. Yan ay ito mo sa spiritual na mundo. That's why we call it is the spiritual problem. Kaya naman, ang tawag natin dito ay spiritual na problema. Then why we need to believe that the Jesus Christ? Ngayon, bakit kailangan natin maniwala kay Jesus Kristo? Because of the destiny. Dahil sa mayroon tayong kapalaran. What is the destiny? Ano itong ibig sabihin ng kapalaran? According to the dictionary. Sabi po ng diksyonaryo. Destiny is the fixed life since you are born. Ang kapalaran ito'y nakatakda na bago ka pa ipanganak. Like 1 year, 1 month, 1 day, 1 hour, what it will be happen. Already peaks. Gaya ng atong taon, buwan, araw at oras, nakatakda na mangyari ito. Not accidentally now it happened. Hindi accidentally na ito'y nangyari ngayon. Already. Na noon na. Why your family ganito? Bakit yung pamilya mo ay nagatito? Already. Nandun na. Why? Bakit? Because of the fundamental problem. Dahil sa nagmula ng pangunahing problema. That's why this kinds of the destiny is the coming up. Kaya naman, yung ganitong uri ng kapalaran ay dumating sa iyo. Sinong give the destiny? Alam niyo ba kung sino nagbigay ng ganitong kapalaran? Many people say, awang ang Diyos daw. Maraming tao nagsasabi na, bigyan daw ito ng Diyos. You know, in Tumana, there was something happened. Alam niyo ba, doon sa Tumana, mayroong ganitong nangyari? Around 3 years ago. Mga 3 taon na nakaraan. 12 years of the small girl raped by the 5 lalaki. 12 babaeng bata ay ginahasa siya ng 5 lalaki. And then this the 5 lalaki killed her with the bamboo stick on her neck. Pagkatapos siyang gahasain, 5 lalaki pinatay siya ng bamboo stick sa kanyang leeg. Very kawawa, di ba? Nakakaawa siya, di ba? Then, accidentally happened. Ngayon, accidentally ba lang nangyari yun? Because she go out in the evening? Dahil sa lumabas ng gabi? No. Hindi. It already fixed. Kasi nakatakda na yun dati pa. Alam mo yun in Montalban? Alam nyo ba nangyari doon sa Montalban? This the father cuts his son on the cancer na he's struck down. Itong tatay ay nakuha niya yung kanyang anak doon sa kalsada at kanya itong binalabag sa simento. Oh, why this the guy? This kinds of the father. Sabi ng mga tao, bakit itong batang ito ay nakatagpo niyang ganitong ama? Kapalaran. Kasi yun yung nakatakda sa kanya ng kapalaran. Already peaks. Nakatakda na. Since you were born. Mula pa ng panganak ka. 1 year, 1 month, 1 day, 1 hour. Already, what happened? Already peaks. Anong taon, anong buwan, anong araw, anong oras. Nakatakda na kung ano mangyari. Mangyayari talaga. What about you? Ano naman sa inyo ngayon? If you will not receive the salvation yet. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng kaligtasan. Meron, this kind of the kapalaran. Mayroong kayong siguradong kapalaran na nakatanggap. Pastor, I'm Christian. Sabi niyo, ay pastor, ako Christian. How many years I attended the church? Anong ilang taon na ako na dumadalo ng simbahan? I already accepted the Jesus Christ. Tinanggap ko na si Jesus Christ. No matter. Hindi mahalaga yun. I don't know, you received the salvation or not. Hindi alam ni pastor ulit kung nakatanggap kayo ng kaligtasan o hindi. You know, dapat we must confess the Jesus Christ with the Holy Spirit. Kailangan ipayag natin si Jesus Kristo sa ating labi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. You are the one confess. Pag kayo ang nagbayag lamang ng ganito, hindi pwede. But dapat must confess the Jesus Christ with the pananampalataya which given by Jesus. Kailangan ipayag natin na may pananampalataya sa pamamagitan ni ng banal na espiritu na si Jesus Christ. Maybe meron even here not yet pang solving your world destiny. Siguro meron sa inyo dito na hindi pa nalulutas ang inyong kapalaran. Anong kapalaran? Anong kapalaran mo kaya? After the eating the lunch. Pagkatapos kumain ng tanghalian. Suddenly you have something heart attack. Bigla kang nagkaroon ng heart attack. And then patay. Pag matay ka. If that is your kapalaran. Kung iyan ang iyong kapalaran. How will you do? Anong gagawin mo ngayon? We cannot meet tomorrow. Hindi na tayo magkikita bukas. That is the reason we must believe that Jesus Christ. Ito ang dahilan bakit kailangan nating maniwala kay Jesus Kristo. Clear about this the gospel? Maliwanag na ba na ganito ang magandang balita? Anong solution? Ngayon, ano ang paraan?
Anong solution of this sort of fundamental problem? Ano yung paraan upang mas masolusyonan yung ating baunang problema? You are the clear, my problem is the fundamental problema. Ngayon, maliwanag na sa inyo na, ang aking problema ay pangunahing problema. Not physical problem. Hindi pala physical problem. Mental problem. Hindi pala mental problem. Family. Hindi pala pamilya. Not financial. Hindi pala walang pera. But my problem is the fundamental problem. Pero ang problema ko pala ay pangunahing problema. What is the solution? Ngayon, ano ang inyong solusyon? When you come to church, pag kayo pumunta ng simbahan, automatically solved? Malulutos na ba agad? Hindi. Hindi naman. Who solved the distal the fundamental problem? Sino ang naglutas ng inyong pangunahing problema? Only Christ. Si Jesu Kristo lamang. Then, what is mean Christ? Ngayon, anong ibig sabihin ng Kristo? This is the Christ, the position. Itong Kristo ay isa niyang posisyon. Anong position? Anong uri ng posisyon? Prophet. Una, pagiging propeta. According to the John chapter 14 verse 6. Ayon sa John chapter 14 verse 6. Bible says, ang Biblia sinabi, I am the way, truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Meaning to say, Jesus solved the being separated from God sa pamamagitan ng propeta. Ibig sabihin nun, si Jesu Kristo ang naglutas ng ating pagkaiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging propeta. What is our the real problem? Ano ang tunay nating problema? Not financial. Hindi walang pera. Not papa. Hindi dahil sa tata. Hindi dahil sa mama mo. Not study. Hindi dahil sa pag-aaral. Hindi sa kaibigan. Not out of place. Hindi dahil sa hindi ka pinapansin. What is our the problem? Ano ang tuto nating problema? Being separated from ang pagiging hiwalay sa Diyos. Who solved the being separated from God? Sino ang naglutas ng pagiging hiwalay sa Diyos? Only Christ. Tanging si Yesu Kristo. Through what? Sa pamamagitan ng ano? Through the propeta. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging propeta. Si Jesus solved this, the being separated from si Yesu Kristo ang naglutas ng ating pangunahing problema. Amen. You know, according to the Romans chapter 5 verse 8. Ayon sa Roma kabanata 5 versikulo 8. According to the Mark chapter 10 verse 45. Ayon sa Marcos kabanata 10 versikulo 45. Jesus solved our the sin. Si Jesu Kristo ang naglutas ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pari. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging pari. Then why Jesus Christ died under the cross? Bakit si Jesu Kristo namatay sa krus? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Then why we have that kinds of the result of the fundamental problem? At bakit tayo may ganitong uri ng mga resulta sa ating pangunahing why problema? Why Satan intervene in your life? Bakit si Satanas nangingimasok sa iyong buhay? Why Satan intervene in your the puso bakit and si mind? Bakit si Satanas ay nangingimasok sa inyong puso at isip? You know why? Because of sin. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kasalanan. According to the 1 John chapter 3 verse 8. Ayon sa sinabi sa unang Juan kabanata 3 bersikulo 8. The one who has the sinful is of devil. Ang taong may kasalanan ay pagmamayari ng Diablo. It's meaning to say, if you have the sin, ang ibig sabihin kapag ikaw ay may kasalanan, automatically you are belongs to Satanas. Agad-agad ikaw ay pagmamayari na ni Satanas. What is the sin? Ano ang kasalanan? A lot of the sin. Diba ang daming kasalanan? But what Bible tell to us? Pero ano ang sabi ng Biblia sa atin? Being separated from God. Ang pagkaiwalay sa Diyos. Since you were born. Mula nung pinanak ka. Being separated from God. Hiwalay ka na sa Diyos. That's why, even though you are just born now. Kaya kahit na ikaw ay kapapanganak pa lang ngayon. Meron sin o wala lang. Meron ka na bang kasalanan o wala pa? Meron sin. Meron nang kasalanan. We call that is original sin. Ang tawag sa kasalanan na yan ay original na kasalanan. That's why lahat ng tao sa mundo, they are sinner. Kaya lahat ng tao sa mundo ito, sila ay tinatawag na makasalanan. That's why Satan captured you. Kaya naman si Satanas bumihag sa iyo. That's why Satan give you this kinds of the destiny. Kaya naman si Satanas ang nagbigay sa iyo ng ganitong kapalaran. What is the problem? Ano ngayon ang tutong problema? Satan. Si Satanas. Why Satan intervene our life and physical body? Bakit si Satanas yung nangihimasok sa iyong buhay at sa iyong katawan? Why Satan intervene our heart and mind? Bakit nangihimasok sa iyong isip at puso? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Who solved the sin? Sinong naglutas ng kasalanan? Only Jesus. Langit si Jesus Cristo lang. By what? Pa sa pamamagitan ng ano? By prophet. Sa pamamagitan ng kanyang hari. You know, what is the our the problem?
Ano ang ating mga problema? Captured by Satan. Pagkabiyag kay Satanas. Satan intervene in our life. Si Satanas yung nangingimasok sa ating buhay. Even though we don't encounter these kinds of the problema. Kahit na ayaw nating maranasan yung mga ganitong problema. Even though we want to sleep, study well. Kahit na gusto mo mag-aral ng mabuti. You cannot focus on. Hindi ka makapagtuon. When you try to focus on. Kapag sinusubukan mong tumuon. Masakit ulo. Sasakit ang ulo. Meron headache. Magkakasakit ang ulo. You cannot concentrate. Hindi ka makapagtuon. Why? Bakit? Not you. Hindi ikaw. Satan make the like this. Si Satanas ang may gagawa nito. You know, you don't like to have the sexual immorality kinds of alam thinking. Alam mo, ayaw mo na mag-isip ng sexual immorality sa isip. But sino give you this kinds of the thinking? Pero sino ang nagbibigay sa iyo ganitong isip? Satan. Si Satanas. Even though you don't have any worry. Kahit na ayaw mo mag-alala. Why meron worry? Pero bakit ka nag-alala? Ay, Satan give you worry. Ay, si Satanas nagbibigay sa'yo ng alala. Ay, Pastor, hindi Satan. Sabi mo naman, ay, Pastor, hindi si Satanas. Ako lang yun. I'm the worry. Ako yung nag-alala. Okay, I will prove you. Ngayon, patutunayan ni Pastor Lee. Meron worry now? Alala ka ba ngayon? Meron di ba worry? Meron di ba pag-alala? Okay, try to stop. Ngayon, subukan mong hinto. You tell to yourself. Sabi mo sa sarili mo, stop, worry. Hinto, pag-alala. I order you. Inutosan kita. I'm your master. Ako ang iyong hari. Stop, worry. Tumigil ka, pag-alala. Walang worry now? Ngayon, wala na pag-alala. Why meron? Bakit meron pa rin? Why you cannot control yourself? Bakit hindi mo makontrolado ang sarili mo? Who is your master? Sino ang hari mo ba? We are master. Di ba tayo yung hari? Then why you cannot stop worry? Bakit hindi mo mahinto ang pag-alala mo? Why you cannot stop? You are the negative thinking. Bakit hindi mo mapigilan yung pag-iisip mo ng negatibo? It's not me. Hindi sa'yo. You are not the one to worry. Hindi ikaw ang may kagawa na mag-alala. You are not the one to have the negative thinking. Hindi ikaw ang may kagawa para magkaroon ng negatibong pag-iisip. Sino? Satan. Si Satanas. Satan capture you. Si Satanas ang biyag sa'yo. Why? Bakit? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Then, you must remove the Satan or not. Ngayon, kailangan bang alisin si Satanas o hindi? Halimbawa, Satan intervene to your husband. Halimbawa, si Satanas nangimasok sa iyong asawa. That's why your husband meron the another girl. Kaya naman yung asawa mo ay mayroong kabit na babae. If this is the Satan, run away from your husband. Kung ang si Satanas ay lumas sa iyong asawang lalaki. What happened? Ano mangyari sa kanya? Your husband will be? Hindi ikaw. Your husband will be? Yung mag-asawa ko ay magiging? Mabait. Mabait. Wala nang another girlfriend. Hindi na siya mag-iisip na mga babae pa. Understand? Naintindihan nyo? Oh. Then, if the Satan bring this to the financial problem in your life. Ngayon, kung si Satanas ay nagdala ng problema na walang pera sa inyong pamilya. If the Satan run away. At kapag siya ay lumayo sa inyong buhay. What happened? Ano mangyari? You have the magandang pera. Pera. Magkakaroon kayo ng maraming pera. You understand? Naintindihan nyo na ba? You have the maraming sakit sa iyong buhay, di ba? Di ba marami kayong sakit sa inyong buhay? If really, it is the given by Satan. Kung totoo na ito ay bigay ni Satanas. If the Satan get away. At kung si Satanas ay lumayas. Will you be sick or not? Magkakasakit pa ba kayo hindi na? Meron sakit sa iyong pamilya? Meron ba kayong sakit sa kanilang pamilya? Wala. Wala na. Why? Bakit? Satan run away. Kasi lumayas na si Satanas sa inyong pamilya. Then, we have to solve the distant Satanas problem. Ngayon, kailangan malutas yung problema natin sa kay Satanas. That's why Jesus come to this the world bilang hari. Kaya naman pumunta dito si Jesus Cristo upang maging hari. According to 1 John chapter 3 verse 8. Ayon sa 1 John chapter 3 verse 8. The reason Son of God Jesus Christ appeared was to destroy the devil's work. Ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos na si Ito'y kumuntas na mundo upang wasakin ang gawa ng Diablo. What is the devil's work? Ano ang gawa ng Diablo? Devil's work is to give the mental problem. Ang gawa ng Diablo ay magbigay sa iyo ng pagkasira sa isip. Devil's work is to give physical problem. Ang gawa ng Diablo ay ang magbibigay ng physical na problema. Gusto mo live with the maraming physical problema sa iyong buhay? Gusto mo bang mamuhay na maraming physical na problema sa iyong buhay? If the Satan run away from your life. Kapag si Satanas ay lumayas sa iyong buhay. Alex, your life will be maganda or not? Yung buhay mo ba, Brother Alex, magiging maganda o hindi? Maganda. Magiging maganda. Then, sino winner this to the devil's world? Then, sino ang tumalo sa gawa ng Diablo? No. Sinong destroyed the devil's world? Sino nagwasak sa gawa ng Diablo? Only Jesus. Tanging si Jesus Cristo lamang. Jesus solved the distal problem. Si Jesus Cristo ang naglutas ng ganitong pangunahing problema. With the tatlong position. Sa pamamagitan ng tatlo niyang posisyon. Propeta, pari at hari. Propeta, hari at pari.
That's why we call Jesus Christ. Kaya naman tinawag na Jesus Kristo. Who is the Christ? Sino ang Kristo? Who is the prophet, pari at hari? Sino ang propeta, pari at hari? Only Jesus. Tanging si Jesus Kristo lamang. That's why we must believe only Jesus Christ. Kaya naman, maniwala lamang tayo kay Jesus Kristo. According to the John chapter 1 verse 12. Ayon sa John chapter 1 verse 12. If you accept Jesus Christ, pag tinanggap mo si Jesus Kristo, our God give you right to become children of God. Ang Diyos bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Then, how can we accept Jesus Christ? Paano natin tatanggapin si Jesus Christo? According to the Revelation chapter 20, verse 20. Ayon sa pahayag, Kabanata 3, versikulo 20. We must open our hearts. Dapat buksan natin ang ating mga puso. Diba? Then, according to the Romans chapter 10, 9-10. At ayon sa Roma, Kabanata 10, versikulo 9 at 10. Then we must accept Jesus Christ. Kailangan nating tanggapin si Jesus Kristo. How can? Paano? Confess that Jesus Christ with our mouth. Ipahayag mo si Jesus Kristo sa iyong labi. If you confess that Jesus Christ, pag pinayag mo si Jesus Kristo, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? Meaning to say you are free from Satanas. Ibig sabihin nito, makakalaya ka na kay Satanas. You are free from this the destiny. Makakalaya ka na sa iyong kapalaran. You are free from this the fundamental problem. Makakalaya ka na sa iyong pangunahing problema. Even though Satan intervene in your relationship. Kahit na si Satanas ay nangihimasok sa iyong buhay. Even though Satan intervene in your life. Kahit na si Satanas nangihimasok sa iyong buhay. But meron power to overcome. Pero mayroong kang kapangyarihan na mapagtagumpayan. Dapat we must accept Jesus Christ or not? Dapat ba natin tanggapin si Jesus Christo sa buhay natin? Hindi. Tanggap mo hindi. Dapat we must accept. Dapat kailangan tanggapin. Let's cuddle two hands. Pagsamahin natin ating dalawang kamay. Bring to you all the puso. Ilagay ninyo sa inyong tapat ng dibdib. And close your eyes. At ipikit natin ang ating mga mata. Hallow my prayer with the loud voices. At sabayan natin ang panalangin ni Pastor Lee ng malakas na boses. Heavenly Father. Heavenly Father. Thank you so much. Thank you so much. For giving me. For giving me. This great opportunity. This great opportunity. Right now. Right now. I believe you. I believe you. I confess you. I confess you. I accept you. I accept you. As my Savior. As my Savior. As my Lord. As my Lord. As my King. As my King. As my Master. As my Master. Lord. Lord. Please. Please. Come to me. Come to me. Make me. Make me. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Father. Father. Thank you so much. Thank you so much. Accepting me. Accepting me. As your child. As your child. In Jesus' name. In Jesus' name. I pray. I pray. Amen. Amen. Open your mouth. Buksan niyo po ang inyong mga mata. Okay? Now you already accepted Jesus Christ. Ngayon tinanggap niyo na si Jesus Kristo. You are free from this the Satanas. Malaya na kayo kay Satanas. You are free from this the fundamental problem. Malaya na kayo sa pangunahing problema. You are free from this the destiny. Malaya na kayo sa inyong kapalaran. You are free from this the spiritual problem. Malaya na kayo sa inyong spiritual na problema. This one is the contents of the gospel. Ito ang nilalaman ng magandang balita. Impoldon or not impoldon? Malaga o hindi malaga? Sambales members, it is the impoldon or not? Mga miyembro ng Sambales, malaga ba ito o hindi? Very important. Napakamahalaga. Then, we must go to the next step. Ngayon, pupunta tayo sa susunod na hakbang. We must check. Ngayon, suriin natin. We must check the gospel. Suriin natin ang magandang balita. Meaning to say, we must see, what check, stream of the gospel. Kailangan na makita natin kung ano yung pagdaloy ng magandang balita. Where? Saan? In the Bible. Sa Biblia mismo. You know? That's why we must check the Old Testament. Suriin natin sa Biblia sa lumang tipan. Really? This is the Bible telling about this is the gospel? Talaga nga ba na ang magandang balita ay sinasabi dito sa Biblia? Whatever we listen, this is the contents of the gospel. Ano mang ang mga narinig namin na laman dito sa magandang balita? Really? Old Testament telling us? Talaga nga ba na sa lumang tipan sinasabi talaga ito? We must check. Kailangan nating suriin. Okay? Genesis chapter 3 verse 15. Una, sa Genesis chapter 3 verse 15. What Bible tells? Anong sinabi ng Biblia sa atin? Telling about offspring of woman. Sinasabi sa atin na yung binhi ng babae. When offspring of woman come.
Nang ang binhi ng babae ay dumating, he will crush the head of the Satan. Ay dudurugin niya ang ulo ni Satanas. What is our the problem now? Ano ngayon yung problema natin? Satanas problema. Si Satanas ang problema natin. Satan capture. Si Satanas ang nagbiya. And Satan give the destiny. At si Satanas nagbigay sa iyo ng kapalaran. Satan continually come to our heart and mind. Si Satanas ay tuloy-tuloy na pumapasok sa ating isip at puso. Sa buhay at ang ating katawan. We have to serve the Satan. Kailangan natin malutas yung problema natin kay Satanas. That's why telling about her that Jesus will come to this the world bilang king. Kaya naman sinasabi doon na si Jesus Cristo ay darating sa mundo bilang hari. Why? Bakit? To destroy the Satan. Upang wasakin ang gawa ni Satanas. Bible tell us. Biblia nagsasabi. Let's check. Na pasurin na natin. According to the Exodus chapter 3 verse 18. Ayon sa Exodus chapter 3 verse 18. That is the telling about the blood sacrifice. Ito yung sinasabi na dugo ng paghahalay. What is the blood sacrifice? Ano ang ibig sabihin ng dugo ng paghahalay? Then according to the Leviticus chapter 17 verse 11. Ayon sa sinabi sa Biblia sa Leviticus 17:11, there is the life in the blood. Mayroong buhay doon sa dugo. Without blood, there is no forgiveness. Kung walang dugo, wala patawaran. That's why in Old Testament, when they have the blood sacrifice, kaya naman sa lumang tipan kapag sila ay nag-aalay. So, Lord, the blood sacrifice, our sin would be forgiven. Sa pag-aalay nila ng dugo, lahat ng kasalanan nila ay mapapatawad. That's why our God telling about blood sacrifice. Kaya naman sabi sa atin na dapat mag-aalay ng dugo. Then what is mean? Ano ngayon ang ibig sabihin nito? So, just come to this the world bilang priest. Si Jesus Cristo ay pumunta sa mundo upang maging hapari. Meaning to say, Jesus will gonna be solve our the sin. Ibig sabihin na si Jesus Cristo lamang makapagluluwas ng ating kasalanan. Our God already given this the prophecy. Ang Diyos na ang nagbigay na ng ganitong pahayag. Then, what about this the Isaiah chapter 7 verse 14. Ano naman sinabi sa Isaiah, kabanata 7 hanggang 14? Bible said. Biblia nagsabi, Virgin give the birth to our son. Ang birhen ay magbibigay ng pangalan sa kanyang anak. His name will be Emmanuel. Nang pangalan ay Emmanuel. Jesus come to this the world bilang prophet. Si Jesus Christ ay pumunta sa mundo upang maging propeta. To make the way. Upang gumawa ng daan. Tumikat. Na makatagpo ang Diyos. Then our already this the fundamental problem solved by Jesus. Dahil dito, tinapos na ng ating Panginoong Kristo ang pangunahing problema. You know, time is not enough. Alam nyo, ang oras ay hindi sapat. I will give you a thought about the Old Testament. Ibinigay lamang ni Pastuli ang pinaka-importante sa lumang tipan. All Old Testament telling about Jesus. Lahat ng sinasabi sa lumang tipan ay tinutukoy na tanging si Kristo lamang. If we have a long time. Kapag tayo ay mayroong mahabang oras. I want to open Bible. Magbubukas si Pastor ng Biblia. One by one, I want to teach you all. Isa-isa, tuturuan ko kayo lahat. Why? Bakit? I already checked. Kasi nasuri na ni Pastor Lee. This is the Old Testament telling about Jesus. Na itong lumang tipan, sinasabi lamang tungkol kay Jesus Cristo. Because our the problem is what? Fundamental problem. Kasi ang ating totoong problema, yung pangunahing problema. Then Old Testament telling us the solution, how to solve our the fundamental problem. At ang lumang tipan ay sinasabi sa atin kung paano malutas ang ating pangunahing problema. Then Old Testament, through the Old Testament, we know the totoo lang. Dahil sa lumang tipan, doon natin napatunayan, totoo lang talaga. Then we must check the New Testament. Ngayon, suriin naman natin sa bagong tipan. What our the New Testament tell us? Ano naman sinasabi ng bagong tipan sa atin? You know, according to our the Bible, John chapter 14 verse 6. Ayon sa Biblia, sa John chapter 14 verse 6, Jesus come to this the world bilang prophet. Si Jesus Christo pumunta sa mundo upang maging propeta. Make the way to meet God. Gumawa ng daan upang makatagpo ang Diyos. According to the Romans chapter 5 verse 8. Ayon sa Roma kabanata 5 versikulo 8, Jesus come to this the world bilang priest. Pumunta dito si Jesus Cristo upang maging pare. To solve the our the sin. Upang lutasin ang ating kasalanan. According to the 1 John chapter 3 verse 8. Ayon sa unang Juan kabanata 3:8, Jesus come to this the world bilang king. Pumunta dito si Jesus Cristo sa mundo upang maging hari. To solve the Satanas. Upang lutasin ang ating problema kay Satanas. That's why Matthew chapter 16 verse 16 says. Kaya naman sinabi sa Matthew 16 verse 16. Simon Peter confessed. Pinayag ni Simon Pedro. You are the Christ. Ikaw ang Kristo.
Son of the Living. Ang anak ng Diyos na buhay. Yeah. New Testament also telling about Jesus is the Christ. Ganun din sa bagong tipan sinasabi na Jesus ay ang Kristo. You know, what about is the Bible? Ano naman ang sinasabi sa Biblia? What is the purpose? Ano ang layunin? What is the purpose this the Bible was written? Ano ang layunin? Bakit ang Biblia ay sinulat? According to the John chapter 20 verse 31. Ayon sa Biblia sa John chapter 20 verse 31. What is the reason? Ano ang dahilan? What is the purpose this the Bible was written? Ano ang layunin? Bakit isinulat ang Biblia? To make you believe that Jesus is the Christ. Upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Kristo. And you may receive the salvation through the name of the believing with the name of the Jesus Christ. At doon kayo makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus Kristo. Bible didn't tell others. Ang Biblia ay wala siyang sinasabi na iba. Bible tell us only one thing. Ang Biblia ay sinasabi niya lamang iisa. Jesus is the Christ. Si Jesus ay ang Kristo. Why? Bakit? Our the problem is the pangunahing problem. Ating problema ay ang pangunahing problema. That's why solution is the only Jesus Christ. Kaya naman ang paraan, walang iba kundi si Jesus Kristo. That's why we are very clear now. Kaya naman, napakaliwanag na sa atin ngayon. Contents of the gospel. Ito yung nilalaman ng magandang balita. This is the contents checked by the gospel, checked by the Bible. Itong nilalaman ng magandang balita ay yun ay nang suri sa ating Biblia. Then, another one, we must check by this the gospel, by what? Through church history. At yung iba, kailangan nating masuri na ang magandang balita malalaman natin sa istorya ng mga simbahan. Even though Bible tells us, how do you know this is the Bible, is the correct word now? Kahit na ang Biblia ay nagpapatunay, paano natin mapapatunayan na ngayon sa ating istorya? But this is the church history, real history. Pero itong istorya ng ating simbahan ay talagang istorya lang. Oo. Ito ay totoo. That's why we have to check. Kaya kailangan nating suriin. What does the church history tell us? Ano ang sinasabi ng simbang, istorya ng simbahan? You know, early church. Alam nyo yung mga un simba. What is the early church? Sino, ano itong ibig sabihin ng naunang mga simba? Jerusalem church. Ang unang simbahan ay Jerusalem. According to Acts chapter 2. Ayon sa Gawa Kabanata 2. You know, what they deliver? Ano ang kanilang pinapahayag? They deliver only this the contents of the gospel. Ipinapayag nila yung nilalaman lamang ng magandang balita. You know, day and day, when they have the temple courts, house to house, and then day to by day, all the time, they never stop preaching and deliver the this the good news that Jesus is the Christ. Sinabi doon na araw-araw sa templo na bahay-bahay, hindi sila umiinto sa pangangaral ng magandang balita na si Jesus ay ang Kristo. According to the 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 3, sinabi sa ikalawang Korinto chapter 2 verse 3, 1 to 3, this is the Paul says, sinabi ni Apostol Pablo, ganito, I don't deliver others. Hindi ako nagbabahagi ng iba. Only Jesus Christ and His the philosophy. Sangit si Jesus Christ lamang at yung pagpako niya sa krus. Why? Bakit? Apostle Paul already know the contents of the gospel. Si Apostol Pablo ay alam niya na kung anong nilalaman ng magandang balita. Not the other. Hindi yung iba. We cannot win Satan by others. Hindi tayo mananalo kay Satanas dahil sa iba. Only Jesus Christ and His the philosophy. Tanging si Jesus Christ lamang at yung pagpako niya sa krus. Amen. Take your minds. Buksan mo ang isip mo. Listen well. Makinig ka na mabuti. Very important. Mahalaga ito. Amen? Amen. You know, Jerusalem Church delivered only gospel. Alam nyo, ang simbahan ng Jerusalem, ipinahabahagi lamang ay ang magandang balita. When they delivered this to the gospel. Noong may bahagi nila ang magandang balita. One day, 3,000 people come. Isang araw lang, 1,000 ang dumating sa simbahan. 5,000 come. 5,000 dumating sa simbahan nila. Why? Bakit? Totoo. Kasi totoo. This to the gospel is the living. Itong magandang balita ay buhay. All people going to die because of their destiny. Lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kanilang kapalaran. What is the solution? Ano ang solusyon? Only gospel. Amen. Ang magandang balita lamang. When you really understand this the gospel, kapag ito ay naintindihan mo ng magandang balita,
you can solve the problems and difficulties. Malulutas mo ang iyong problema at paghihirap. That's why all the distant the church member in early church. Kaya naman lahat ng mga membro sa naunang simbahan, they go out. Sila'y lumalabas and deliver the distant the message. At ipinapangaral ng ganitong mensahe. All people come to church. Lahat ng mga tao pumasok sa simbahan. Then, what about this the Antioch Church? Ano naman itong Antioch na simbahan? You know, according to this the Antioch Church, they understand this the doctrinal gospel. Alam nyo ba na itong Antioch na simbahan, naintindihan din nila ang nilalaman ng magandang balita. Even though they were run away from Jerusalem. Kahit na sila ay lumayo sa simbahan ng Jerusalem. Because of the persecution connected with the Stephen. Dahil sa malakas na pag-uusig dahil sa kay Stephen. They delivered this the gospel. Pinahagi nila ang magandang balita. When they delivered this the content of the gospel. Nang may pangaral nila itong nilalaman ng magandang balita. You know, in Antioch, so many people gather. Alam nyo, doon sa Antokya ng simbahan, ang daming nagsasalusal. That's why church was built. That is Antioch Church. Kaya naman, ang simbahan ay tayo at ang pangalan, Antioch na simbahan. They sent missionaries. At nagpadala sila ng mga misyonaryo. Paul and Barnabas. Sino siya? Sila ay si Apostol Pablo at si Barnabas. When they sent the distant missionaries. Noong ipinadala nila ang si mga misyonaryo they ito. They support them. Nuportahan nila ng marami. Why? Bakit? Pinaka-pinaka-importante. Kasi pinaka-importante lang yun. You know, through the distal, the early church, then also we know distal the Rome. At dahil sa maagang simbahan, dumating din itong sa Roma. Roma was the evangelize. Ang Roma ay na-ebanghilyo. You know, Macedonia churches. At yung Macedonia na simbahan. All churches, they deliver only Jesus Christ. Lahat ng simbahan, pinuntaan nila, ibinahagi ang magandang balita na Jesus Christ. The 14 letters of the Apostle Paul. Tignan ninyo ang 14 na sulat ni Apostle Pablo. For that, they deliver only gospel. Pinatunayan na ibinahagi lamang ay walang iba kundi ang magandang balita. Through the church history in early church, we confirm, that is the tatama yun. Sa pamamagitan ng mga naunang simbahan, napatunayan natin na totoo ang magandang balita. Now, ngayon, Philippines. Philippines church history. Ngayon naman, sa ating bansang Pilipinas na istorya. Do you know Philippine history? Philippine church history? Alam niyo ba kung ano ang istorya ng ating bansang Pilipinas? AD 1521. Mga nakalipas na taon ng 521, this is the Magellan who came from Spain. Itong si Magellan na galing sa Espanya, come to this the Philippines. Pumunta sa Pilipinas. And then 1521, this the Magellan tried to deliver this the gospel to the tribal. Sa taong 1521, pumunta dito si Magellan, sinubukan niyang ibahagi ang magandang balita. At the time, wala nang Philippines. Noong panahon na yun, walang Pilipinas. Walang Philippine nation, wala nang nation of the Philippines. Walang bansa dati na Pilipinas. Only tribal. Ang tawag na ay tribo. This the Magellan bring the very big ship. Itong si Magellan ay dumating sa na may malaking barko. This is the Magellan coat with the Philippine tribal. Itong si Magellan ay nakipaglaban sa isang tribo. Alam mo yung Lapu-Lapu'r? Kilala nyo? Lapu-Lapu'r? Kilala po nyo po si Lapu-Lapu? Lapu-Lapu'r. Isda? Lapu-Lapu'r. This is the commander of the Napu-Napu was the one of the something captain, something. Chieftain of the tribal. Itong si Lapu-Lapu ay isa siya sa pinuno ng mga tribo. You know, or first time this the Spanish, this the battleship, they failed. Auna, ang kanilang pakipaglaban ay nabigo sila dahil sa kanilang sasakyan na barko. This the battleship of the Spain never failed before. Dati, ang kanilang barko ay hindi sila nabibigo sa labanan. You know, they failed first time in the Philippines. Nauna silang nabigo dahil sa pakipaglaban sa Pilipinas. At the time, the one who made this the Spanish, giving the failure to the Spanish, was the Napu-Napu. Ang panahon na iyon na nagbigay ng kabiguan sa mga Espanyol ay walang iba kundi si Lapu-Lapu lang. How Philippine won this the game? Paano mananalo ang mga taga-Pilipinas sa mga Espanyol? This the captain of this the Napu-Napu. Dahil kay Kapitan Lapu-Lapu, and then make the unity of all the tribe. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga tribo. We must unite together. Kailangan natin magkaisa. We are danger now. Mapanganib ngayon tayo.
So they gather on one place. Kaya naman nagsama-sama sila sa isang lugar. They discuss about this tournament. At pinag-usapan nila kung paano sila makipaglaban. How can we win this tournament, Spain? Paano tayo mananalo sa mga Espanyol? It's impossible. Ito ay imposible. Absolutely impossible. Ganap na imposible. But there is only one solution. Pero meron lamang tayong isang paraan. Philippines are the very, you know what, wala nang deep. Ang Pilipinas ay walang malalim. That's why this the bangka cannot come inside of the Philippines. Kaya naman ang bangka ay hindi makapasok sa Pilipinas. This the Spanish, the bangka came to Cebu. Itong bangka ng Espanyol, pumunta sila sa Cebu. This the Cebu is the very ganito-ganito. Pero itong dagat ng Cebu ay patag lang. That's why this the battleship cannot come inside. Kaya naman itong barko ng Espanyol hindi makapasok sa lugar nila. That's why in the middle of the sea they must stop this the battleship. Kaya naman itong mga Espanyol, ang barko nila doon lang sa gitna ng dagat. They must transfer with the small bangka. Kailangan nilang maglipat sa maliit na bangka. And then after that they must work under the sea. At pagkatapos nun, bababa sila at maglakad sila na malapit sa dagat. The Lapu-Lapu make the something strategy. Kaya naman itong si Lapu-Lapu ay nagplano siya ng strategy. They wear the distant armor. Sila ay nagsuot ng ganitong baluti. That's why all of us we just make the naked. Kaya naman lahat tayo ay hubad. We bring the only the knife. Magdala lang tayo ng itak. And then we just go inside of the distal the water. At tayo ay lumubog sa tubig. That's why all distal the Spanish they didn't notice of the Filipino. Kaya naman itong mga Espanyol hindi nila namamalayan itong mga Pilipino. And wither the something the bamboo. At sa pamamagitan ng kawayan. That's why they are something bread. At dito sila huminga. And then all they are hide. At lahat sila ay nakatago sa ilalim ng tubig dagat. You know when this the soldier of the Spanish is the coming up. Alam niyo ba nung ang mga sundalo ng mga Espanyol ay dating suddenly na? They wake up. Bigla na lang sila umahon. They are not ready to fight. Dahil hindi sila handa makipaglaban. Sure. Pero sila ay pinatay-patay. Those one who are the late, the alive. Kaya naman yung mga napuli na pumunta, sila ay nabuhay. They are ready to fight with the Filipinos. Sila ay handa lumaban sa mga Pilipino. At the time, Filipinos give the water. Kaya naman ang mga Pilipino ay kanilang nilunod-lunod. Then they are wet. At sila ay nabasa. Difficult to move. Kaya manahirapan silang kumilos. At the time, this are the Lapu-Lapu naked all. Nung oras na yun, si Lapu-Lapu walang damit. Wala nang bra and panty. Wala rin panty at bra. Even lalaki walang panty. Pati lalaki wala rin panty. And then fight with the Spanish. Sino yung paglaban sa Espanyol? Very fast. Napakabilis. That's why this the Spanish run away. Kaya naman itong mga Espanyol, lumayas sila. That's why Spanish first time experience failure. Kaya naman ang Espanyol, nakaranas na sila ng isang disis lang pagkabigo sa Magellan comeback. Kaya naman si Magellan ay bumalik. It was 1521. Ito ay nung taong 1521. They already experienced this the strategy. Naranasan nyo na ngayon yung ganitong estratehiya. That's why people, they fall down. Kaya naman bago sila... They watch over. Titignan nila yung kanilang titkuan, apakan. That's why they conquer this the Cebu. Kaya naman, dahil doon, nasakop nila ang Cebu. What they did? Ang ginawa nila? They bring the bomb. Nagdala sila ng bomba. They give the bomb to the city. Binumba nila ang lahat ng mga syudad. And speak to them. At nagsalita sila. If you don't give up. Kung hindi kayo sutuko. We will continually bomb and then we'll destroy. Tutuloy kami na pasabugin ng bomba ang inyong lugar. If you give up. Pero kapag kayo susuko. I will the spirit. Patatawarin ko kayo. At the time all Filipinos, they give up. Kaya naman lahat ng Pilipino ay sumuko sila. That's why Philippines become colony of the Spain. Kaya naman ang Pilipinas noon naging isa silang sakop ng Espanya. How many years this the Philippines become colony of the Spanish? Ilang taon ang Pilipinas naging isa silang sakop ng mga Espanyol? 333 years. 333 taon. Last time I already told you 336. Dati sinabi ko sa inyo 336. But when I researched the internet. Pero nung sinasayat ni Pastor Lee sa internet. Currently they changed the date. Pinago nila na ito ay 333 years. That's why more easy to memorize. Kaya naman napakadali nating maintindihan. 333. How many years Philippines become colony of the Spanish? Ilang taon na ang mga Pilipinas ay nakasakop ng Espanyol? Nakalong 3. 3.
That's why 333 years become colony. Kaya naman 333 years nasakop tayo ng mga Espanyol. Then what Spain did? At ano ang ginawa ng mga Espanyol? Spain delivered Catholic, this the Catholic Church. Ang mga Espanyol ay binaaga nila ang Katolikong turo. That's why Philippines become Catholic nation. Kaya naman ang Pilipinas naging Katolikong bansa. Now this the Philippines become 85% is the 87% is the Catholic. Kaya naman ating bansang Pilipinas 85% ay mga Katoliko. You know, after the independence. Alam niyo pagkalipas ng pagkalaya. After the independence from this the Spanish. Pagkatapos ng pagkalaya sa mga Espanyol. What happened? Ano nangyari? You know, this the Philippines governed by America. Itong Pilipinas ay naging pinamahalaan ng mga Amerikano. How many years? Ilang taon? 100 years. 100 taon. At that time, born again Christian came to the Philippines. At sa panahon na yon, ang mga born again dumating dito sa Pilipinas. At that time, this the American, they built the church, born again church. At sa panahon na yon, ang mga Amerikano nagtayo sila ng simbahan ng born again. And they built the school of the born again. At nagtayo rin sila ng paaralan na, na isang born again. After the time on, this the old England is the coming. At nung panahon din na yon, ang mga Englatero ay pumasok sila dito. Korea sent the missionaries here in the Philippines. At nagpadala rin sila ng mga Koreanong misyonaryo sa Pilipinas. This the gospel is the coming. At itong magandang balita ay dumating dito sa Pilipinas. You know, what about the Middle East? Ano naman po sa Middle East? O kalagad ng sila? Middle Church o kalagad ng simbahan. You know, this is the only church delivered this the accurate gospel. Alam niyo po itong unang simbahan na bahagi sila ng magandang balita. What about the middle time of the church? Ano naman yung kalagitnaan noon ng simbahan? They lost the gospel. Napakawalan nila ang magandang balita. When they lost this the gospel. Nung napakawalan nila ang magandang balita. You know, our God sent the something trouble. Ang Diyos nagpadala ng matinding problema. Either the First World War. Ito yung unang gera. Second World War. Pangalawang gera. Why? Bakit? Lost the gospel. Kasi napakawala ng magandang balita. In the Bible, sa Biblia, our God gave this the accurate gospel to the Adam and Eva. Ang Diyos binigay niya ng magandang balita sila Adan at Eva. But people lost the gospel. Pero ang tao ay napakawalan niya ang magandang balita. Great flood came. Genesis chapter 6. Yung malaking baha ay dumating doon sa Genesis chapter 6. This the accurate gospel start with the Noah's family 8 persons. Ito magandang balita nagsimula sa Noah's Ark sa 8 pamilya. But they lost. Pero napakawala nila. What happened? Ano nangyari ulit? You know, that's why this is the Tower of the Babel came. Kaya naman, dumating yung Tower ng Babel. Our God restored this the accurate gospel through the Abraham. Ang Diyos ay binalik muli sa pamamagitan ng buhay ni Abraham. But what about the Israelites? Pero ano naman nangyari sa mga Israelita? After the Joseph. Pagkatapos ni Joseph, they lost. Napakawalan ulit nila. That's why they become the slave of the Egypt 430 years. Kaya naman naging sila'y alipin ng mga Egypto ng 430 years. Our God restored this the accurate gospel through the Moses. Ang magandang balita muli ay binalik sa pamamagitan ng but ni Moses. They lost it again. Pero napakawalan ulit nila. That's why our God make the distant the Israelite to be captivity in Babylon. Kaya naman pinaitulutan ng Diyos ang mga Israelita naging isa silang sakop ng mga Babylonia. Through the Ezekiel, Daniel, Esther, they list all the distant accurate gospel. Sa pamamagitan ni Daniel, Ezekiel, na ibalik ang magandang balita. That's why they came back to the Jerusalem again. Kaya naman naibalik sila sa Jerusalem ulit. But they lost the gospel. Pero napakawalan ulit nila ang magandang balita. That's why our God make the Israelites to become very big problem and difficulty. Kaya naman, pinaintulutan ng Diyos ang mga Israelita magkaroon ng malaking problema. She just came to this world. Ngayon, dumating ang Panginoong Kristo sa mundo. But Israel lost the gospel again. Pero ang mga Israelita, napakawalan ulit nila. That's why our God make this the Israel was destroyed. Kaya naman, pinaintulutan ng Diyos ang mga Israelita mawasak. AD 72, through the commander of the Titus. Nung taon ng AD 72 sa pamamagitan ni Commander Titus, Israel lost the nation. Napakawalan nila ang kanilang bansa. Then, they lost the nation for 2,000 years. Napakawalan nila ang kanilang bansa ng 2,000 years. Now, our God restored this the gospel in the Philippines. Ngayon, ang magandang balita ay binalik muli
sa atin sa Pilipinas. You know, through the Tumanagusid Mission Church. Alam niyo, sa pamamagitan ng Tumanagusid Mission Church, our God blessed to our distal the gospel. Ang Diyos, binabalik niya muli ang magandang balita sa atin. Clearly now, we understand what is the content of the gospel. Maliwanag na ngayon kung ano ang nila naman ng magandang balita. If you lost this the gospel again. Pero kung mapapakawalan niyo muli ang magandang balita ito, sumpa muli ay babalik sa inyo. Yung malas darating now sa inyo. Now all of you have the encounter. Ngayon, bawat isa sa inyo mayroong pananagutan. If you don't deliver this the doctorate gospel. Pag di nyo ito ipinangaral o binahagi ang if you lose balita, this the gospel. Pag napakawalan nyo itong magandang balita. Philippine encounter, very big problems and difficulties. Itong Pilipinas ay makakaranas ng napakatinding problema. That's why all of you are very, very important. Kaya naman, bawat isa sa inyo ang pinaka-importante. I want all of you to rest toward this the gospel. Nice, pastorly, na maribay, oh, may balik muli ang magandang balita sa buhay. Amen? Amen. So today, we learn about the contents and stream of the gospel. Ngayon, napag-aralan natin ang nilalaman at ang pagdaloy ng magandang balita. This is the contents of the gospel. Ito yung nilalaman ng magandang balita. We understand. Naintindihan natin. But that is the theory. Pero ito lamang ay kaalaman. We must check. Kailangan nating matsuri. Through the Bible. Sa pamamagitan ng Biblia. It is the totoo o hindi. Ito ba ay totoo o hindi? When we check in the Bible. Nung masuri natin doon sa Biblia. Totoo. Totoo. They cannot argue. Hindi sila makapaglaban. They cannot against us. Hindi sila magkikipaglaban sa atin. Through the church history. Sa pamamagitan ng istorya sa mga simbahan. We already check. Na suri na natin. Totoo o na? Totoo o hindi? Totoo. Totoo naman. Then what do you have to do? Ngayon, anong gagawin natin? We must bet our life. Kailangan natin itaya ang buhay natin. But sino can bet? Pero sino ang magtataya nito? The one who are very sure. This is the gospel, is the totoo. Ang isang taong sigurado na ang magandang balita ay totoo. If we don't check this the gospel through the Bible and church life. Kapag hindi nyo sinuri ang magandang balita sa Biblia at sa ating istorya ng simbahan, it's not sure. Hindi sigurado. Theory lang. Kaalaman lang. Knowledge lang. Alam lang. But if we truly check it. Pero kapag ito'y pinatunayan nyo at nasuri, you can bet your life. Kaya nyo itaya ang buhay nyo. This one is the very important. Ito po ay pinaka-importante. God moved the distal the world. Ang Diyos na gumagalaw, pinapagalaw niya ang mundo. Ibig sabihin, why sunrise? Ibig sabihin, bakit ang araw ay sumisira? Why sunset? Bakit ang araw ay lumulubog? Because of the one who delivered this the accurate gospel. Saan sa isang tao na magbabahagi nitong magandang balita lamang? Then actually, when we come to the Zambales, ang totoo, nung tayo pumunta dito sa Zambales, we plan to come to the Zambales through the tatlong bikers. Plano natin na pumunta tayo dito sa Zambales na tatlo lang ang sasakyan. But our God moving this the world through the one who is the evangelist. Pero ang Diyos pinakikilos niya ang mundo dahil sa isang ibang insta. When pastorly holding this the doctorate gospel. Nang pastorly pinangawakan niya itong magandang balita. You know, some company sent the one car. Isang kumpanya nagpadala ng isang sasakyan. They offered one free. Nalok nila ang sasakyan na van na libre. Gasoline free. Yung gasoline na libre. And then toll fee free. At yung toll fee free. Why? Bakit? Our God touched him. Dahil ang Diyos ay kumilos sa kanya. Our God moved the world because of the one person who touched this the gospel. Ang Diyos ay pinapakilos niya ang mundo dahil lamang sa isang taong mumahal. Gandang balita. It's no matter you are poor or the rich. Hindi mahalaga kung ikaw ay mahirap o mayaman. It's no matter you are pandak or tangkat. Hindi importante kung ikaw ay pandak o matangkat. It's no matter you are the school picker. Hindi mahalaga kung ano yung napag-aralan mo. If you hold the gospel. Pero kapag pinangawakan mo ang magandang balitang ito. God will move the world because of you. Amen. Ang Diyos magagalawin niya dahil sa iyo. I want you, this is the one person today. Nice ni Pastorin na ikaw ay maging katulad nito. Let's bow down our head and I pray to our Lord. Tayo ay umuko at manalangin sa ating Diyos. Heavenly Father, thank you so much for giving us this the wonderful morning. Aming Ama na sa langit, maraming salamat po sa binigay niyo pong napaka-importante ang araw namin na ito. Today, we already listened the distal doctorate gospel. Ngayon, narinig namin ang magandang balita. Make us to apply this to the message of God to our life. Gawin niyo po na may sagawan namin sa aming buhay at minsan ito sa amin. Help us to be the one person who hold this to the gospel in the world. Gawin niyo po na kami ay maging isang tao na umahawak ng
ating balita. The problem of the world is the fundamental problem. Ang problema ng mundong ito ay ang pangunahing problema. The problem of the world is the spiritual problem. Ang problema ng mundong ito ay spiritual na problema. All people, they are going to die because of their destiny. Lahat ng tao sa mundong ito ay mamamatay dahil sa kanilang kapalaran. The solution of the problem is the only Jesus Christ. Ang tanging solution lamang sa kanitong problema ay walang iba kundi si Jesus Cristo lamang. Help us to understand this the gospel. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan namin itong magandang balita. Help us to check this the gospel in the Bible. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masuri namin ang magandang balita sa Biblia. Help us to be sure to check this the gospel through the church history. Tulungan niyo kami, Panginoon, Panginoon, na masuri namin ng tiyak sa istorya ng mga simbahan. So that our pananampalataya will not be shaken anymore. Upang ang aming pananampalataya kailanman hindi ito manginginig kailanman. Lord, thank you so much. Panginoon, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.